bago sila umalis ng bahay. Muling sinulyapan ni Mang Tunyo ang buong lugar. Meron siyang napansin na gumagalaw sa bandang gilid ng bahay. Nainganyo siyang sundan yon. Yung direksyon nun, papunta sa likod, doon sa may malaking puno. Kitang-kita ni Mang Tunyo na merong sumisilip. Isang aso na may napakalaking sukat. Alam niya sa sarili niya na ito yung alagang sigbin ng asawa ni Barak. Ayan! Nagpakita na pala sa'yo. Nagpapaalam lang yan. Niligtas mo din siguro kagabi pagkalabas mo ng medalyon. Nga pala, Tunyo, mag-iingat kayo sa biyahe nyo. Bakit naman? Hindi ba kayo sasama sa amin? Hindi eh. Iyahatid lang namin kayo sa bayan. Tapos babalik na rin kami dito. Ano? Paano naman yung mga aswang? Paano yung susubok sa'yo? Delikado na kayo dito. Sumama na lang kayo sa amin. Huwag kang mag-alala. Titigil na rin yung iba doon. Sa nangyari ba naman kagabi eh? Saka, aalis na rin naman kayo. Ayos na kami dito. Kayang-kaya na namin to ng asawa ko. Ganun ba? Pero Barag, malaking palaisipan pa rin talaga sa akin yung nangyari kagabi. Hindi ko pa rin maintindihan. Saka, bakit nagtakbuhan na lang yung mga aswang? Tapos yung sigaw pa nila, parang nalalapnos yung mga balat. Nako, Tunyo. Marami ka talagang hindi maiintindihan kapag nasa mundo ka na ng espiritual. Kahit mga bagay na masuri mong pinag-aralan, darating pa rin sa punto na meron ka pa rin mararanasan na hindi kayang ipaliwanag sa mundo na ating ginagalawan. Sipin mo, kahit kami nga ng kuya mo eh, maraming pagkakataon pa rin ang nagugulat kami sa mga elementong dumadating. Paminsan, nakakaramdam din kami ng takot dahil sa itsura nila. Partida ha? Palagi na namin silang nakakasalamuha. Lalong-lalo na yung kagabi. Yung itim, na mukhang baboy, na mukhang aso tapos may sungay. Unang beses ko palang kaya makakita ng ganun. Ang madalas lang namin nakakainkwentro ng kuya mo, kung hindi malaking aso, malaking baboy, o di kaya naman mga taong punong-puno ng langis ang buong katawan. Pero yung kagabi, ibang-iba yun. Anong ibig mong sabihin, Barag? Mas lalo kasing hindi ko naintindihan eh. Yun nga din ang punto ko. Paminsan talaga, may mga bagay ka na hindi mo maiintindihan sa ngayon. Normal lang yan. Kaya ko din naman sinabi sa'yo yung tungkol sa amin ng kuya mo para makita mo din na kahit maraming alam na sa dasal, may mga bagay pa rin na hindi naiintindihan. Kaya mas mabuti talaga na itanong mo na lang sa tatay mo ang lahat. Siya kasi ang may pinakamaraming karanasan sa atin eh. Yun nga eh. Kaya gustong gusto ko na ding umuwi. Pero ikaw, kayo ng asawa mo, ayos lang ba talaga kayo dito? Sumama na lang kayo sa amin. Ayos lang kami, Tunyo. Huwag ka nang mag-alala. Oh, tignan mo yung sugat ko. Wala na, di ba? Naghilom na. Ibig sabihin yan, yung gumawa nito sa akin, malayo na. Wala na sa bundok na ito. Natakot yata talaga sa'yo eh. Kaya yung gamit na langis at dasal ng asawa ko, naging epektibo na rin. Wala na kasi yung gumawa. May halo kasing dasal yung mga atake nila. Mukhang napapasarap ang kwentuhan nyo dyan ah. Tara na.
Ituloy niyo na lang sa biyahe ang kwentuhan. Hanggang bayan lang sila hinatid ni Barag, kasama ang asawa nito. Alam na rin ng kuya ni Mang Tunyo na hindi talaga sasama yung dalawa sa kanila. Nakaramdam ng matinding lungkot si Mang Tunyo ng mga oras na yon. Hindi man sila ganun katagal na nagsama nila Barag, pero kakaiba naman yung naging karanasan nila sa maikling panahon. Paulit-ulit nagpasalamat si Anton kay Barag. Grabing sakripisyo din kasi yung ibinigay ng tao na yon para sa kanyang pamilya. Naalala tuloy ni Mang Tunyo yung una nilang pagkikita ni Barag. Kung noon, natakot siya. Ngayon naman, nagbago na ang lahat. Sino ba naman mag-aakala na itong napakalaking tao at maraming tato sa katawan, eh meron palang busilak na kalooban? Nagpatuloy na sa biyahe si Mang Tunyo. Sa dulo sila ng bus umupo, kaya magkakatabi sila. Tulog lang naman ang asawa ng kuya niya. Kumusta, Tunyo? Sabi ko naman sa'yo eh, ibang-iba ako sa mga kapatid natin. Nag-enjoy ka ba sa ilang araw natin sa probinsya? Hindi ko nga alam kung nag-enjoy ba ako o hindi eh. Nakakabaliw yung itsura ng mga nakita natin. Hindi ko din lubos maisip na may ganun palang klaseng itsura. Miski ako eh. Nung unang kita ko sa mga yan, hindi ako makapaniwala. Halos ilang araw akong hindi nakatulog ng maayos. Mabuti na lang, nilagyan ka ng orasyon ng asawa ni Barag. Kasi yung ganong klaseng nilalang na nakita mo kagabi, malamang sa malamang, baliw ka na ngayon kapag wala kang dasal. Ha? Paanong nilagyan? Hindi nga kami nag-usap nung asawa niya kagabi. Natatakot nga ako dun eh, kaya hindi ako masyadong dumidikit. Halos lahat naman tayo nalagyan ng dasal. Nung sinindihan niya yung kandila, para sa ating lahat yon. Dagdag lakas yon para sa utak natin, para hindi mabaliw kahit anong makita mong nilalang. Partida na yon, Tunyo, ha? Meron ka pang dagdag dasal nun. Pero hindi ka pa rin halos nakagalaw kagabi. Ganong kalakas yung mga elemento na yon. Buti na nga lang talaga, naroon yung asawa ni Barag. Pag nagkataon, lagot tayong lahat. Napatagal niya ng kaunti yung pag-atake ng mga aswang eh. Grabe, kahit pala yung asawa ni Barag, napakalaki ng natulong sa atin. Naalala ko rin, yung alaga niyang Sigbin. Kung wala yun dun, malamang mas maraming nakapasok sa loob ng bahay. Oo, sigurado yun. Naramdaman kasi nila na aalis tayo eh. Kaya hindi nila papalagpasin yung pagkakataon. Kaya nga pasalamat na rin talaga tayo na ibinigay sa'yo ng tata yung medalyon. Nailigtas tayo. Nga pala kuya, meron din akong nakitang babaeng nakapangasal. Sino kaya yun? Madalas ko kasing nakikita yun eh. Pakiramdam ko din, ilang beses niya na akong niligtas sa mga inkwentro. Babaeng nakapangkasal? Hindi ko rin alam, Tunyo eh. Wala naman sa pamilya natin ang may koneksyon sa ganong elemento. Itanong na lang natin kay tatay mamaya sa bahay. Matapos ng ilang oras ng biyahe, nakauwi na sila ng bahay. Pagpasok pa lang nila doon, nakarinig sila ng matinding ingay. Merong pasyente sa loob. Aray! Ang sakit! Nakukuryente ako. Tama na. Sa likod. Sa likod ng bahay nila. Doon ako nakatira.
Nasanggi ako nito habang naglalaro. Tama na. Tatanggalin ko na. Oo. Naturuan ko na siya ng leksyon. Tatanggalin ko na. Itigil mo na yung kuryente. Sige. Tanggalin mo. Huwag mo na uling gagambalain yung katawan ng tao na ito. Pag bumalik ka pa, tutuluyan na kita. Matapos naman ng gamutan, merong kaagad sumunod na pasyente sa tatay nila. Nakiusap ito kung pwede bang puntahan na lang ang anak nila sa bahay. Hindi na daw kasi talaga makagalaw yon. Namamaga daw yung binte. Kung susubukin naman daw buhatin, hindi din kakayanin kasi kaunting galaw lang doon sa pasyente. Halos namimilipit na ito sa sakit. Nakakaawa yung itsura ng magulang. Kaagad namang pumayag ang tatay nila. Mabilis silang umalis ng bahay. Tinitigan niya lang si Anton at nginitian yung asawa nito. Alam na ni Anton kung anong ibig sabihin nun. Mag-uusap silang lahat pagka-uwi ng tatay niya. Yung nanay naman nila, wala rin sa bahay ng mga oras na ito. Yung ibang kapatid, wala din. Tanging ang Kuya Leo lang nila ang naroon. Ang panganay nila. Nakipag-usap ito sandali sa kanila at minungkahing magpahinga na lang muna. Mahaba kasi ang naging biyahe at mukhang pagod na pagod din ang itsura nila. Pagpasok naman ni Mang Tunyo sa kwarto niya, dito niya na naramdaman ang lahat ng pagod. Yung ilang araw kasi sa probinsya, hindi niya masyadong naramdaman yon kasi nakatuon ang kanyang atensyon sa lahat ng pangyayari. Maya-maya pa, nakatulog na si Mang Tunyo. Nariyan na naman ang panaginip niya. Pero sa mga oras na ito, nasa harapan siya mismo nung balon. Unti-unting hinihila yung katawan niya doon sa butas. Papalapit siya ng papalapit. Nang makita niya yung ilalim nun, wala naman. Madilim lang doon. Hindi mo makikita kung ano ang nasa ibaba. Pagkatingin niya naman sa bandang kanan, napaatras si Mang Tunyo sa nasaksihan niya. Maraming sundalo ang nagmamartsa. Lahat sila papunta sa may balon. Kitang-kita ni Mang Tunyo na pumasok yung mga sundalo doon sa may butas ng balon. Hanggang sa isang liwanag ang kumislap. Biglang nawala ang lahat ng sundalo. Tanging balon na lang ang nakikita ni Mang Tunyo. Nakakarinig na naman siya ng boses. Boses ng isang babae. Paulit-ulit daw yung nagtatanong kung bakit siya iniwan. Bakit daw siya hindi binalikan? Hanggang sa merong lumalabas doon sa balon. Ang pinagtataka ni Mang Tunyo, nung titigan niya yon, siya mismo yung lumalabas doon. Biglang napatitig si Mang Tunyo sa kamay niya. Pero ang nakita niya, nakasuot siya ng pangkasal na damit. Tunyo! Tunyo! Hoy! Tunyo! Ano bang nangyayari sa'yo? Binabangungot ka ba? Rinig na rinig yung sigaw mo hanggang sa kabilang kwarto eh. Kuya, nakita ko na naman yung babaeng nakapangkasal. Yung balon na sinasabi ko sa'yo. May maraming sundalo. Pumapasok sila doon sa loob.
Nakakatakot, kuya. Sobrang dami nila. Tapos yung boses na naririnig ko. Bakit daw siya iniwan? Bakit daw siya pinabayaan? Ha? Ano bang nangyayari sa'yo? Baka epekto lang yan ng mga nangyari sa atin kahapon. Hayaan mo. Pag-uwi ni tatay, magpagamot ka na lang. Para makasigurado daw tayo. Bumaba na daw muna tayo, sabi ni kuya. Naganda daw siya ng makakain. Pagkarating nila sa baba, naroon na ang lahat ng magkakapatid. Naroon si Leo, Marco, at Nico. Nakangiti nilang sinalubong ang asawa ni Anton. Nagkaroon din sila ng kaunting kwentuhan. Malalakas din kasing mang-asar itong magkakapatid. Nilait nila si Anton. Paulit-ulit nilang tinatanong kung anong gayuma ang ginamit niya kasi ang ganda-ganda ng asawa niya. Bawat kapatid, merong kwento tungkol kay Anton. Mga kwentong katatawanan. Nariyan yung natae si Anton sa shorts. Pinalo ng nanay kasi hindi naguhugas. Tamad maligo. At kung ano-ano pa. Napuno yung bahay nila ng malalakas na tawanan. Natigil nga lang ang lahat ng yon pagkarating ng nanay nila. Una niyang napansin ang asawa ni Anton. At dahil malaki na ang tiyan nito, alam na ng nanay niya kung anong ibig sabihin nun. Kaagad dinanap yung tatay nila. Ang sagot naman nila doon, meron lang inasikaso at babalik din kaagad. Binilinan sila ng nanay na wala munang aalis ng bahay. Pagkarating daw ng tatay nila, mag-uusap-usap daw silang lahat. Matapos naman nun, dumiretso na ito sa itaas. Napalitan ng mabigat na tensyon ang tawanan kanina. Matapang man si Anton sa ibang elemento, pero kapag magulang niya na ang katapat niya, dito na siya tumutupi. Ilang oras pa ang lumipas, dumating na ang tatay nila. Nagulat sila kasi meron itong daladalang mga pagkain. May pansit, soft drinks at cake. Bihira lang magdala ng ganito ang tatay nila. Nangyayari lang yon kapag merong birthday o kaya merong magandang okasyon. Takang-taka sila kung anong meron. Ano? Tititig ba kayo dyan o tutulungan niyo ako? Sabay-sabay nagtayuan yung limang magkakapatid. At halos mag-agawan pa sila sa pag-alalay sa kanilang tatay. Kumusta ka, Ning? Naalagaan ka ba ng maayos sa probinsya? Marami kayong nakainkwentro, ano? Gulat na gulat si Anton nung narinig niya yon kasi parang alam na alam ng tatay niya kung ano ang nangyari. Oh, Anton, anong nangyari sa itsura mo? Saka bakit ngayon mo lang dinala sa bahay yan? Ang tagal-tagal ng buntis, doon mo pa pinatira sa probinsya. Anong klaseng lalaki ka? Ano po tay? Ano po kasi tay? Ano? Naasarapan ka ng asawa mo, nauutal ka? Ano ba naman yan? Tapang-tapang mo sa ibang elemento. Utal-utal ka ngayon. Matagal ko nang alam na may anak ka na. Inaantay lang kita magsabi sa akin. Wala namang problema eh. Ang problema, nilihim mo. Nilagay mo sa peligro yung asawa at anak mo. Tawagin niyo yung nanay niyo sa itaas. Pababain niyo dito. Galit na galit yung itsura ng nanay nila. Bumuelo na sana ito sa pagtalak ng kanyang bibig.
Kaso, bigla na namang nagsalita yung tatay nila. Sakto. Narito kayong lahat. Hindi na ito yung panahon para magalit pa. Lahat kayo matatanda na. Panahon to para magdiwang tayong lahat. Kasi merong dumating na biyaya sa buhay natin. Ang bawat buhay ay biyaya. Huwag na huwag nating sasalubungin ng pangit ang pag-uugali. Mahalin natin yung asawa ng kapatid nyo, lalong-lalo na yung anak na isisilang nila. Mag-alay kayo ng panalangin para sa kanilang tatlo. Ikaw, Anton, kahit ganito ang nangyari, hindi pa rin ako natutuwa sa ginawa mo. Lalong-lalo na yung hindi mo pagsabi sa amin ng nanay mo. Ito ang tandaan ninyong lahat. Magulang nyo kami. Dapat kami ang una nyong pinagkakatiwalaan. Lahat ng tama o kahit mali, kaya namin tanggapin ng buong puso. Dahil anak namin kayo. Dahil mahal namin kayong lahat. Narito kami para umalalay at patuloy na sumuporta sa inyo kahit sa anong aspeto ng buhay. Kaya wag nang mauulit ang ganito. Sa oras na may mangyari sa inyong kakaiba, magsabi kayo kaagad. Huwag kayong matakot. Maging lalaki kayo at humarap sa inyong mga responsibilidad. Mga bagay na pwede nating matutunan sa kwento, mga kaninuno. Kagaya ng sinabi ko kahapon, ngayon ako magbibigay ng komento tungkol sa hindi niya pagsabi sa kanyang mga magulang. Kita naman natin sa storya. Pinangunahan niya kasi ng takot ang mga bagay-bagay. Ayan tuloy, muntik pa silang mapahamak. Para kasi sa atin, mga magulang natin yun eh. At kapag magulang mo, mahal na mahal ka nila. Dapat sa kanila tayo unang nagsasabi ng mga nararanasan natin. Kasi mas kilala nila tayo. At alam din nila kung paano tayo bibigyan ng payo sa buhay. Hindi ko naman sinasabi na huwag manghingi ng payo sa iba. Pero sana, magulang muna natin ang nakakaalam ng mga bagay-bagay bilang respeto sa kanila. Dahil kung wala sila, wala din tayo sa mundong ito. Kaya mahalin natin ang mga magulang natin, mga kaninuno, habang nariyan pa sila para sa atin. Yun lamang. Maraming salamat. Huwag kalimutang mag-like, share at subscribe kung nagustuhan nyo ang kwento na ito. Lagi lamang nating tandaan, ang masyadong paniniwala sa supernatural ay ginagawa tayong ignorante. Ngunit ang masyadong pagdepende sa siyensya at loyka ay ginagawa tayong arrogante. Hanggang sa muli. Bye! Maraming salamat sa comment na ito.